Dahil napakaraming mga nagsasabi na ang lumikha at ang masyur sa atin, ang nakasanayan natin, narinig natin mula sa mga nauna sa atin na ang lumikha ng mas sinalaksa ang Nabi Aga Sulaiman. Yan, masyur yan. Yan tashir, intishar. Intashara. Na ang lumikha ng mas sinalaksa ang Sulaiman, nilikha inugusan yung mga jin, di ba? Tapos namatay, nabunta ng kabatay ng Sulaiman sa Bet al-Maqdis. Yan ang mga masyur. Yan yung mga kumalat sa atin ng mga patungkol sa Masjid Bait al-Maqdis. At may mga nagsasabi pa na ang gumawa ng bana, ang nagpatayo ng Bait al-Maqdis na Masjid al-Aqsa, itong si Yaqub alayhi salatu wasalam. May nagsasabi pa na si Ibrahim. Pero mga magulang sa pananampalatayang Islam, pinakamalapit, pinakamalapit ang usus mula sa mga mula sa paggawa ng bigay ginawa yung Bait al-Maqdis ay ito ay nagawa pa sa time ng Adam alayhi salatu wasalam. Aga na Adam alayhi salatu wasalam. Pero maliban sa Masjid al-Haram, yung Masjid al-Haram ganun din. Yung Masjid al-Haram na naririnig natin, masyur din sa atin na ang nagkumawa nito ay si Ibrahim at saka si Ismail, di ba? Ito yung mga naririnig natin na kung saan ito yung gumawa, bana, Ibrahim at saka si Ismail. Pero ang totoo niyan, mga magulang sa pananampalatayang Islam, ay sa jamhur, di kaya sa mga ulama natin, ng mga nauna sa mga ulama natin, na kung saan ang pinakamalapit na totoo na kung saan ang gumawa ng Bait al-Haram at saka yung Bait al-Maqdis, yung Masjid al-Aqsa, ay ang Adam alayhi sa time ng Adam alayhi salatu wasalam. Ayun, dito sa Masjid al-Aqsa, nagkaroon din ng ikhtilat, nagkaroon din ng iba't ibang mga idea na gumawa ng Masjid al-Aqsa, gumawa ng Masjid al-Aqsa, ito mga min abnai Adam, mula sa mga anak ni Adam, eh, may nagsasabi mga malaika, may mga nagsasabi na Ibrahim, ganyan. Pero yung kagaya ng sinabi natin mga magulang sa pananampalatayang Islam, pero ang kauna-unahang masjid na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo ay ang Masjid al-Haram. Katulad ng hadith ni Abi Dharr radiyallahu anhu, na kung saan tinanong niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyu masjidin bunya al-awwal? Anong masjid ang kauna-unahang ipinatayo? Sinabi niya kay Rasul, sinabi niya sa Propeta Muhammad. Ngayon, sinagot ng Rasulullah, kala, Bait al-Masjid al-Haram. Ibig sabihin niyo, nakikita yung may Kaaba, yung Masjid al-Haram sa Makkah al-Mukarrama. Then, sinabi ulit ni Abu Dharr, nagtanong siya sa Propeta Muhammad, thumma ayyo? Ano ang pangalawa ang ginawang masjid dito sa mundo? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bait al-Maqdis, itong Masjid al-Aqsa. Ngayon, tinanong ni Abu Dharr kung ilang taon yung pagitan ng paggawa ng Bait al-Haram at saka yung Masjid al-Aqsa. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 40 sana. Ibig sabihin, 40 years, 40 sana. 40 sana. Wallahu ta'ala a'lam, doon sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun. Alam ko lang hal, kagaya na sinabi natin na ang Masjid al-Aqsa, itong Bait al-Maqdis, ito ay ang gumawa niyan ay mga Muslim. Yung asal niya ay pagmamay-ari natin. Pagmamay-ari ng mga taong naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yan pagmamay-ari ng mga Israel, hindi yan pagmamay-ari ng mga Hudyo, hindi yan pagmamay-ari ng mga taong kumakalaban sa Islam. Subalit, sa ating pagmamay-ari natin ang Masjid al-Aqsa. Ngayon, dito tayo sa ating kitab. Fathu Bait al-Maqdis, عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان بيت المقدس تحت وطأ النصارى الروم. Ang propeta Muhammad nung lumitaw siya, ginawa siyang propeta, ikay nung pagkalitaw ng propeta Muhammad, nilikha niya Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo, nung lumitaw ang propeta Muhammad, kana Bait al-Maqdis tahta wata an-nasara ar-Rum. Yung Bait al-Maqdis, yan ay nahawakan ng mga Rum. Nahawakan niya ng mga Rum, yung mga taong sa Rum. Nahawakan niya ng Rum, tahta hindi ang Nasara, yung mga Kristiyano sa Rum. Yun ay hawak nila yung Bait al-Maqdis, nung pinanganak ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Rum, dawlatun qawiyyatun mutamakkina. Yung Rum, yan ay napakalaking nasyon, napakalaking sandatahan yung Rum. Kung mababasa natin yung mga
wa'adda dhalika min ashratis sa'ah. At ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyan ay binalita niya na darating ang panahon na mabubuksan ang Bayt al-Maqdis, itong Masjid al-Aqsa. Wa'adda, ibig sabihin ay maibabalik ito sa kamay ng mga Muslim. Maibabalik sa atin na kung saan matiwasay tayo na nandyan sa Bayt al-Maqdis. Ibig sabihin, wala ng tao na kung saan gugulo ng Bayt al-Maqdis. Wa'adda dhalika min ashrati as-sa'ah. Kapag nangyari yun, yung pagbukas ng Bayt al-Maqdis, makuha ng mga Muslim, yun ay palatandaan. Kabilang yun sa palapit na ang pagbuno ng mundo. Min ashrat as-sa'ah. Kama fi hadithi Auf bin Malik, anna nabiya sallallahu alaihi wa sallam aqal, udud sitan bayna yaday sa'ah, wa dhakara minha fathu Bayt al-Maqdis. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sinabi niya na kung saan binangin daw ang sitan, yung anim na yun na binanggit ng Propeta Muhammad, bayna yaday sa'ah, yung pagitan na kung saan malapit na yung pagbuno ng mundo, yung sa'ah, wa dhakara minha, at nabanggit ng Propeta Muhammad doon sa kanyang hadith, doon sa sinabi ng Propeta Muhammad, fathu Bayt al-Maqdis. Na kung saan mabubuksan ang Bayt al-Maqdis, itong Masjid al-Aqsa. وقد فتح بيت المقدس في عهد الخليفة عهد الخليفة عمر بن الخطاب في السنة 21 الهجرة و 237 من ميلادي. نبوخسان ang بيت المقدس itong Masjid al-Aqsa nung sa time ng Umar radiyallahu anhu. Nabuksan yan. Nakuha ulit ng Khalifa Umar. Sa time ng Khalifa Umar radiyallahu anhu sa taon 16 sa Hijra at sa taon 637 mula sa Miladi. Ibig sabihin Gregorian calendar. Sa taon 637. So ngayon 2022 na tayo. Napakalayo na. So nabuksan yan sa panahon ng Umar bin al-Khattab. وطهره من الكفر وبنى فيه مسجدا. Hanggang sa yung lugar na iyon, yung Masjid al-Aqsa, kung saan iyon ay nilinis mula sa mga kufar, nilinis mula sa mga gawaing mga kufar, nilinis mula sa mga taong sumuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang sa napatayuan nila yun doon, yung lugar na iyon ng masjid, at ikay lumaganap yung tinatawag nating Islam doon sa masjid. Yun ay nabuksan sa panahon, unang bukas sa panahon ng Umar bin al-Khattab. وقد فتح بيت المقدس مرتين مرة في زمن عمر بن الخطاب. Pagkatapos ng nabuksan na yun, nakuha ulit yun ng mga kalaban. Nakuha ulit ng mga kalaban. Yan yung sinasabi natin, yung Masjid al-Aqsa, yung sa Palestine, doon pa yan pinag-aawayan na yan. Doon pa yan pinag-aawayan na kukunin ng mga tao.